Hi mga lalabs, kumusta po kayo? First of all, good evening kasi gabi na po ngayon dito sa Oman. So bago po ako matutulog, naisipan ko munang gumawa ng video na ito kasi sa kadahilan ng gusto ko ring i-share sa inyo kung ano talaga ang dahilan bakit po si Momi Elyn in Oman ay nag-stop po ng live streaming niya. So meron ba akong first video before na nung nag-decide akong mag-rest from live streaming. So, gumawa ako ng video before. As I said before, one of the reason is because of my health issue, guys. Being an asthmatic, hirap po talaga akong magsalita in straight na pagsasalita, like 1 hour. And most of the time, my live streaming po will last to 2 to 3 hours. So, on that period of time, hindi naman po pwedeng hindi ka magsasalita. Kasi nga, it's a live streaming, you're a live streamer. So, obligado ka talagang magsasalita. So, that is one reason na yung aking health na talagang yung parang nagiging weak. Dahil sa yung nape-pressure akong magsalita in front of the camera just, you know, to entertain my viewers, to give them, you know, insight of the day, like what will be happening on my live streaming on that day. So, yun talaga ang buhay bilang live streamer. So, that is one factor na nag-stop ako ng live stream. But behind that, there is a real like issue that I really decided. Ganito kasi ako, guys. Once I come to the point that pag-iisipan ko siya ng maraming beses, and then when I get to the point na talagang final na yung decision ko, then I have to talk to daddy, my husband, if my decision would be okay. And of course, this decision is what daddy been waiting for a longer time. Kasi nga, nakikita kasi niya na super weak talaga ako doing my live streaming. Because, as you know guys, why I jump into live streaming? Because the fact that, you know, if you're going to be a live streamer, you will gain a lot bigger watch hour, of course, yung WH mo. That is one reason na nag-jump ako into live streaming kasi nga sa kagustuhan kong ma-monetize kaagad. So, kaya ako nagla-live streaming. Which is true naman talaga. Within like a matter of like 3 months, I guess. Or more or less 3 months na monetize ako. Kasi nga, nagla-live streaming ako. And naka-gain ako ng maraming watch hour. And because gaining a watch hour also, well, of course, it depends on your viewers. Hindi naman pwedeng mag-live streaming ka ng 2 hours, you will get malaking WH na. This is also still depends on the viewer that you have. So, because of the friends, my friends that I found in the community, nag-help sa akin to be with me during my live streaming. Ayun nga, nakabuo ako ng maraming mabilis na watch hour. So, okay, let's put that on the side fact. Let's focus on the important fact talaga kung bakit ako nag-stop ng live streaming. So, first of all, I make this channel. I decided to make this channel for our diary here in abroad. Ang buhay namin dito sa Oman bilang OFW as a Filipino family living a simple life here in abroad. So, this is, you know, the very fact na ginawa ko yung aking channel na ito. Okay, so, gusto ko siyang ituloy-tuloy. So, doing a live streaming, parang nakalimutan ko yung aking passion na doing vlogging or about my life experiences, about my family, about what is being an OFW here in the Middle East. Parang nakalimutan ko yun nang dahil na-focus po ako sa pagla-live stream. Because if you are doing a live stream, if you are a live streamer like myself before, you are going to take care of your, of course, members. Kapag monetize ka na, magkakaroon ka ng members. So you are going to take good care of them. So, kaya yung parang nasisit aside yung passion ko of vlogging. So, that is one reason na
I decided talaga na I have to stop this live streaming because of live streaming, nakakalimutan ko. It's not this, hindi naman talaga yung nakakalimutan, but yung passion ko parang nawawala na because of my energy, wala na siya the next morning, the next day, kasi nga, hinihika na ako. Hinihika na ako, or ano na, yung grogi na ako. And then I have to think that, oh, I have to do live streaming a bit later. So, yun, wala na yung ano ko, yung energy for my blogging. So, and then secondly, one of the reason also is that as a live streamer, I cannot imagine myself na maybe 10 years from now or 20 years from now, I still gonna be doing live streaming. I want to imagine myself like 10 years from now or 20 years from now, I will still be doing my blogging. You know, parang step by step ng aking buhay. Kumbaga, in this area, in this period of time, I am on the process of, you know, sharing with you as a motherhood, buhay in abroad. But maybe in 10 years' time, I will be sharing with you another story of my life, of our life. Maybe that time, I will be in the Philippines na. Diba? So, parang step by step siya, guys. So, para siyang diary of our life here. So, there will be a continuation of it later in our life, kung hanggang saan ako kayang humarap sa ano sa camera, gagawin at gagawin ko. Kasi, you know what guys, sa mga nakakaalam po sa akin, sa mga kamag-anak ko po na talagang nakakakilala sa akin, I grew up very, very shy talaga. Like, I couldn't even start a conversation with our neighbor. Natuto ako nagkaroon ng kaibigan when I was in high school. Kasi, ang sa high school kasi, kailangan mo palang makipagkaibigan kasi kailangan mo matutunan kung saan yung next room mo or yung next subject mo. So, if you're not going to start a conversation, you won't survive in a campus. So, yun ang turo sa akin ng aking ate, the mother of Ate TV. That is why the first step that I start making friends. So, but it doesn't, start yung journey na yon na talagang nawala na yung pagka-shyness ko. Still, I am shy, guys, until I get to, nag-college ako, ganun pa rin. And then, when I get to be here in Oman, nawala yung pagka-shyness ko. And then, I learn how to make friends, yun mga ganun. And then, and until then, napunta ako sa YouTube world, ang hindi ko inaasahan na kaya ko pala humarap sa camera. At dito na ako, na humarap na ako sa camera. So, I want to do this continuous doing it for the rest of my life hanggang kaya ko. So, doing that, I have to do continue on my blogging. So, as I said, if you will see me now, Mommy Elyn, sharing with you about my motherhood, about our life here in Oman, but maybe in 5 years or in 10 years time, you will see me in the Philippines doing gardening in my farm, cutting trees and planting vegetables. Maybe that's another you know, segment of our life. So, ayaw, alam mo yun, yung gusto ko yung maiba naman yung topics ng aming buhay, but still doing on vlogging, not by doing live streaming. But of course, guys, live streaming naman is just there. Eh. So maybe in the future, in a month, you will be seeing me in doing live streaming. But definitely, you will not see me doing live streaming like the one that you used to see me before, like in a studio and you know, helping out the small YouTubers how to gain subscribers, how to gain WS, how to grow their channel. Frankly to say, I will not be doing that anymore if I am going to be doing a live streaming, because my plan is kung magla-live streaming man ako ulit, yung ano na po, it's gonna be a very, very close related to what is my content. It's like, for example, pag maganda na po ang panahon ng Oman, baka lalabas kami sa may beach, sa may park, and then instead of I will put it into blog, I'm gonna be putting it into lives para automatically makikita ninyo kung saan kami, kung saan ang ginagawa namin. So that would be my plan, guys. So definitely, if I am going to do live streaming, it won't be the same as you used to see me before. As I said, yung kasi naniniwala po ako, guys, na lahat po tayo as a content creator, meron po tayong mga instinct talaga na alam po natin ang ginagawa natin. Hindi na po natin kailangan pang
parang isubo sa inyo na, oh, ito ang gawin mo, kailangan mong gawin yan para mag-grow ka. No, guys, you know yourself, you know your limitation, you know your capabilities, and you know your talent. It's just a matter of time na yung matanggal yung, ano, yung parang kababa, yung parang kayo ko kayo, ano, parang ikaw lang din mismo nun ang makakatanggal yung tinik sa puso mo na, you have to remove that boundary, and then you can start it all over again, and then you can make your channel grow by yourself. Okay, parang you don't need me to guide you. You don't need Momi Elyn live streaming just to grow your channel, because I know and I believe you, and I believe that you can do it. Okay, so ayun guys, that is the mere fact talaga na I left live stream, because you know what? Honestly, doing live streaming, madali yung revenue, kasi you will get a super chatter in the membership. And of course, kapag marami kang viewers, malaki talaga yung kikitain mo. But as I said, I don't want to imagine myself like 10 years from now or 20 years from now. I still be like, you know, ugod-ugod na ako, and then I'll still be doing like, oh, shout out, and then telling you everything that how to grow your channel. Alam mo yun, then I've been like doing it, repeating my sentence, my everything in a million times. Parang kung i-repeat nyo yung mga live streaming ko, parang ganun at ganun din ang sinasabi ko, diba guys? So, you're there, you start already your channel. Ask yourself guys, saan talaga kayo masaya? And then continue doing it. Because I believe talaga na sabi nila, what I did is na parang malayo na makilala ako sa mundo, because of course I am not a celebrity, we are not a celebrity, we are just a simple family here, a Filipino family here in the Middle East. So wala daw makakatisod, baka daw it will take time na matisod yung aking channel para makilala ko sa buong mundo. Okay guys, as I said, okay, kung matisod mo na aking channel na makilala ko sa buong mundo, that would be, you know what you call it, sa plus factor na lang yan siguro. But as I said, this channel, I made this channel as a diary of our life. Yung kung saan ako nagsimula, na nawala yung pagka-shyness ko talaga. At ito ngayon ako, humarap sa camera sa buong mundo. But of course, as a creator, I won't deny myself na talagang lahat naman tayo, pinangarap natin makilala sa buong mundo. Kaya nga tayo nagmuha ng YouTube channel. But yun na nga, sabi ko, kung may makakatisod man ng aking channel, maraming salamat. I know you're one of them, the one who's watching right now. Thank you so much that you believe in my passion, and then you continue on watching our video. Thank you so much. So guys, pasensya na po sa mga nagtatanong, bakit po si Momi Elyn nag-stop ng live streaming. This is the real truth talaga na, I mean to say, the real realization that I've been thinking all over again, na kaya ko ba talagang iwanan ng live stream, because I've been having fun talaga doing live stream, because I met a lot of people there, nagiging friends ko, nagiging community ko sila, the team USA, you know, I miss them too. So parang anong tawag dito, kailangan kong ano, mag-grow by myself, you know, picking up myself again. And then, of course, hindi ko naman nakakalimutan yung mga tulong nila sa akin, guys. Pero, as I said, this is not me talaga. Doing live streaming for the rest of my life is not me. Okay, kasi mawawala yung, ano, yung diary ng buhay namin na yung nasimulan ko na with, ano. Of course, hindi pa ninyo siguro alam talaga. Darating din ang araw, guys, na isasabihin ko sa inyo at ipapaalam ko sa inyo talaga ano tawag dito, yung paano talaga ako nagsimula dito sa Oman. Do meron na akong mga ibang mga vlogs na makikita ninyo, as I came here working as a housemaid here in Oman. And then after ano, a period of time like 3 years, I met my husband daddy, and then we made a family here. So that is, you know, parang buod na lang ng aming buhay. But meron pa pong mga marami akong may share sa inyo, but maybe in the future. But for now, I am just sharing to you and telling everyone what is the real reason talaga na
nag-live si Momi Elyn sa live streaming. So, yun lang guys ha, yun po ang talaga pong totoo talaga na kailangan ko talaga na iwanan yung pagla-live streaming kasi kailangan kong i-continue yung parang diary ng buhay namin dito sa abroad. So, sana po sa lahat ng mga nanonood, may natutunan kayo sa aking video na ito kung bakit kailangan nating i-grow ang ating channel sa pamamagitan lang din ng ating pagsisikap sa ating sarili, okay? Sa ating sarili, okay? Ang mga ano naman, ang mga tulong naman, ang mga sinasabi ng mga big live streamer, mga YouTube educator, that would like be just our basis. Yung guide lang po natin yan. But still, it's our end pa rin. It's an our part pa rin kung paano natin isa sa buhay yung mga yon. So that's it guys. Thank you so much for watching. And for those who are new to my channel, guys, this is Momi Elyn and Oman, the Prudentive Family po. Filipino family, OFW here in Oman, sharing to you our simple life living here in abroad. Thank you so much for watching. This is Momi Elyn and Oman again, saying it's nice talking to you, and I'll see you guys on our next vlog. Bye-bye!